maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nagtutulungan ang ating dalawang pagbasa na napakinggan ngayon. Ang ating unang pagbasa na kinuha po natin sa mga gawa ng mga apostol at ang ating ebanghelyo na galing sa account ni Juan, na kung saan ay mayroon silang gustong palabasin sa kung ano ang nais ituro ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay panalangin ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad. At ang kanyang panalangin, hinihiling niya sa Ama na alagaan, proteksyonan, pagkaisahin ang kanyang mga alagad sa katotohanan na kanyang itinuro sa kanila. Kaya nga ilang ulit na binanggit ng ating Panginoon ang pagsasabing kung papaanong iisa tayo, ganun din naman sa kaisa sila sa katotohanan na pangalagaan nila ang aking mga itinuro sa kanila. At nabanggit pa ng ating Panginoon na ituro ko na sa kanila ang iyong ipinasasabi sa kanila. Kaya nga, sa paanyaya ng ating Panginoon sa ebanghelyong ito, ang nais ng ating Panginoon, tayuan ng mga alagad ang katotohanan. Bagamat narito sila sa sanlibutan, narito tayo sa sanlibutan. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi tayo para sa sanlibutan. Kagaya niyang nagkatawang tao at namuhay sa sanlibutan noong pasukin niya ang kasaysayan ng tao. Subalit, sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, hindi siya para sa sanlibutan, kung hindi mayroon siyang misyon na dapat gampanan sa sanlibutang ito. Ang ating unang pagbasa ay farewell speech ni San Pablo sa mga leader, sa mga matatanda ng Epeso. Ano, kung napakinggan niyo pong maigi, na kung saan sila'y nandoon lamang po sa daungan, pinatawag niya ang mga pinuno ng simbahan ng Epeso. At doon niya hinabilinan ang kanyang mga alagad. At ang sabi ni Pablo, alagaan ninyo ang inyong sarili at alagaan ninyo ang simbahan na aking pinaghirapang buuhin. At ito pa ang katotohanan, sabi ni Pablo, pag alis ko'y alam kong mayroong mga tao na magsisiwalat ng kasinungalingan, ang kanyang inihalin tulad ay mga mababangis na hayop na sisilain ang kawan para sirain ang simbahan na kanyang itinatag. Kung bakit po namamaalam si Pablo, dahil siya'y uuwi na sa simbahan ng Jerusalem. 3 taon ang kanyang ibinuno para buuhin ang simbahan sa Epeso. Kaya nga, nabanggit din niya na ito na ang kahuli-hulihan nilang pagkikita. Kaya nga ang kanyang pamamaalam ay pagpapalakas ng kanilang loob na mayroong darating, ang sabi nga ni Pablo, maaaring manggagaling sa iba ang darating na sisila sa kawan, subalit maaari ding magmumula sa inyo ang sisira sa simbahan na itinatag ko sa pamamagitan ng patnubay ng Panginoon na siya mismo ang nagtatag. Ginamit lamang pong instrumento si Pablo. Kaya nga, kung titingnan po natin, parehong sabi ko nga kanina, nagtutulungan ang dalawang pagbasa nating napakinggan para bigyan ng diin ang pagtayo sa katotohanan na ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ni Pablo sa ating unang pagbasa, manatili tayong nakaangkla sa ating Panginoon sa mga turo na ating narinig, na ating napakinggan, na ating pinagsusumikapang isa buhay sa pamamagitan ng turo ng Ebanghelyo. At ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo,
na kung saan hinihingi niya ang proteksyon patnubay ng Ama sa kanyang mga alagad na manatili ito sa katotohanan at panghawakan nila ang katotohanan. Kung iuugnay natin ito sa ating ginugunita ngayong santo, si San Isidro Labrador. Si San Isidro po ay itinuturing modelo ng mga manggagawa. At mayroong gustong ipakita dito si San Isidro sa atin. Ano, dalawang katotohanan. Si San Isidro po ay hindi pari, hindi abogado, hindi doktor. Ibig sabihin, nasa laylayan siya ng lipunan. Subalit pinili siya ng Diyos para ipakita ang kababaang loob ni San Isidro Labrador. Unang nais ituro sa atin ni San Isidro Labrador at ng ating Panginoon na sa paggawa kahit anong duties and responsibilities mayroon tayo, kung isasama natin sa bawat paggawa natin sa araw-araw ang Diyos na lumikha sa atin, ito'y magkakaroon ng malalim na kahulugan at magkakaroon ng buhay kahit napakaliit ng ating ginagawa. Si San Isidro po ay bago po siya pumunta sa kanyang sinasakang bukid, hindi po kanya kung hindi mayroon po siyang amo na parang tenant lamang po si San Isidro. Subalit bago niya tunguhin ang kanyang trabaho, hindi maaaring hindi muna siya dumaan sa isang kapil, sa isang kapilya o kaya sa isang simbahan para humingi ng patnubay, humingi ng lakas sa Diyos sa kanyang pagtratrabaho na gagampanan sa buong maghapon. Hindi lang po kasama ni San Isidro Labrador ang Diyos, kung hindi naging motibasyon ni San Isidro Labrador ang Diyos sa kanyang paggawa. Kaya nga, sa paanyaya ng ating Panginoon at ni San Isidro, sabi ko nga kanina, kung lalagyan po natin ng Diyos ang ating mga ginagawa at hindi lang ilalagay sa ating paggawa ang Diyos, kung hindi nagiging motibasyon din po natin ang Diyos, magkakaroon ng buhay ang lahat nating ginagawa. Kaya nga hindi siya nakakaramdam ng pagod at nagkaroon nga ng milagro ayon sa tradisyon. Habang gumagawa si San Isidro Labrador, tinutulungan siya ng mga anghel. Ito yung milagro na nangyari sa kanya dahil sa kanyang sobrang pakikipag-ugnay sa Diyos. Sobrang close, yung closeness ni San Isidro sa Diyos, na kahit yung basic na pag-aararo ay kakayanin naman ni Labrador, subalit nakita ito ng mga tao na mayroong mga anghel na tumutulong kay Labrador, kay San Isidro Labrador, habang ito'y nag-aararo. Sabi nga, kung tayo ay gumaganap sa ating mga duties and responsibilities, lalakipan ito ng Diyos ng kababalaghan dahil sa ating paggawa kung ano ang ating gampanin bilang mga tao sa pang-araw-araw nating pagkilos. Ikalawa na gustong ituro sa atin ng ating ginugunitang santo ngayon, si San Isidro Labrador ay hindi lang nagtratrabaho para sa kanyang pamilya. Ano ho? At kung titingnan po natin, ang kanyang asawa ay isang santa din po, si Santa Maria de la Cabeza. Dahil si Santa Maria ay ganun din po ang kanyang ugnayan sa Diyos, tumutulong sa kanyang mga kapitbahay, lalong-lalo na sa nangangailangan. Pagkakatapos na umani ni San Isidro Labrador at nagkakaroon siya, binibigyan siya ng kanyang amo ng medyo magandang harvest, porsyento ng kanyang pagtatrabaho, hindi niya po ito kinakanya. Namamahagi si San Isidro Labrador sa kanyang mga kapitbahay, sa mga taong alam niyang nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya nga, ang ikalawang realidad na itinuturo sa atin ng ating santong ginugunita at itinuturo ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano, ang pagtulong sa kapwa, ang pagtulong sa nangangailangan. Sabi nga po, hindi tayo nilikha sa mundong ito
para mamuhay para lang sa atin. Kung hindi, nandito tayo kung mayroon tayong maitutulong sa ating kapwa na nangangailangan, at doon mas matutuwa ang ating Panginoon. Sabi ko nga, ang ugnayan ng dalawang pagbasa natin ngayon na napakinggan at ang ating ginugunitang santo ay paggawa kung ano ang nararapat in line, in conformity sa kalooban ng Diyos. At doon tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Kagaya ni San Isidro Labrador, sabi ko nga po'y hindi siya makapangyarihan tao, ordinaryong tao nasa laylayan ng lipunan, subalit naging banal dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sa abot ng kanyang makakaya. Marahil ito po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa mahal na Berhing Maria, kay Santo Padre Pio, nagabayan tayo at turuan para masundan natin kung ano ang ninanais ng ating Panginoon sa bawat pagkilos natin sa araw-araw. Amen.